Para sa mga di pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo sa Bike to Work PH. Alam mo, Bok, isa sa mga pinaka-importanting topic bilang isang bike to work is yung mga road signs. Kaya sa dami ng mga road signs ngayon, at lalo na kung hindi ka motorista, pwede kang malito. Kasi syempre yung mga kumukuha ng license, mostly yung nag-aaral ng road signs. Sa bagay, since tayo, wala naman, hindi naman kailangan ng license sa pagbabike. Pero para sa akin, hindi siya excuse eh, para hindi natin alamin mga bagay tungkol din sa mga road signs. Lalo na mga kabike to work. At ang kawalan ng disiplina sa daan at ang kawalan ng pagiging complacent o kumpiyansa sa daan ay maaaring magdisulto sa ganito. And this is Bike to Work PH channel, and today we are going to discuss yung about sa mga road signs. Okay, so sa mga nakikita natin, ang mostly nagiging common thinking kapag nagbabike to work ka is parang exempted na tayo sa... Yes, mga regulations, sa mga traffic rules. Yes, and mostly ang tingin natin, ang akala natin ay yung mga nakamotor, yung mga four wheels lang, yun dapat na mag-abide sa law traffic. Pero dapat tayo rin. And kasi medyo minority kasi tayo eh, mga bike to work. What do you mean minority? Tayo ganun kalaki yung population. Sa bagay. Kasi ano eh, depende na rin yung sa city or bansa. Ordinances ng isang pamunuan, ng isang pamahalan. Kung they give priority. Alam ko sa Marikina. Yan. Saludo ako sa Marikina. Yes. Kasi may mga bike lanes sila. So, prioritize talaga yun. Okay. And ikaw ba, ano yung mga na-observe mo kapag nagbabike to work ka? Ayun. Especially sa mga katulad natin na nagbabike to work. Oh, hindi ko nababanggitin yung lugar ah. Medyo lagi akong nagigitit eh pag gano'n. Kasi hindi ko na nababanggitin yung lugar. Pag gano'n, yung pangat ako, papuntang office. Kasi dinadaan siya ng truck, yung mga motor, nandun kami sa gilid. Siyempre motor yun. Tatabigan na lang. In terms of pedestrian, especially, di ba may mga nakikita tayo na traffic light tapos yes, may pedestrian. Ano masasabi mo doon? Ako, dapat sinusunod pa rin natin yan kahit na sabihin natin nagbabike lang tayo. Kasi, importante yun para sa safety din natin. Hindi lang para sumunod dun sa traffic lights. And also to the safety of nung tumatawid. Yes, lalo ni mga pedestrian. Elderly, mga bata. Kasi ano eh, if we keep on ignoring yung red light tapos may pedestrian sa harap natin at di natin alam ay may biglang tumawid or anything, ay tayo pa rin naman yung pwede mapahamak. Yeah, or worse, we might cause accident. Yes, at worse yung tao na pwedeng tumatawid na natamaan natin. Tsaka tatandaan din natin na hindi naman tayo tumubo sa kotse. Tayo ano eh, flesh and blood nandun eh. Pag tumama tayo kung saan man, tayo pa rin masasaktan. Yes, yeah. It's very important then to always wear a helmet. Yes. Kapag nagbabike kami tayo, mga proper attire, proper gear. At kasi ano eh, kumbaga iniingatan lang din natin yung sarili natin. We know na may pamilya tayo na naghihintay sa bahay. At mapapansin din natin yung kakulangan ng knowledge about traffic road signs ay isa din sa mga naging sanin ng pagka-aksidente kapag nagbabike to work tayo. Katulad na lang ng double yellow lane na nakikita natin sa mga baba, sa lapag. Kalato rin yan. Ang ibig sabihin nun, hindi pwede mag-cross yung nasa kabilang lane papunta sa kabilang lane. And isa lang yan sa mga nakikita natin na traffic road signs. At napakarami pa niyan, katulad ng narrowing road, yes, or intersection, na kasi hindi porket nasa daan tayo is dire-diretso lang tayo. Sa pagbabike to work natin, marami tayong nakakasabay na sasakyan, katulad ng mga motor, ano pa? Four wheels, mga kotse, di ba? Especially yung mga 10-wheeler trucks. Yun, delikado. Na kung wala kang kaalaman kung saan ka dapat pumesto, yes, maaari ka talagang mapahamak. It's much better na, sabi nga doon sa napanood ko, no,
either paunahin mo sila or wag mo silang tabihan talaga. Huwag ka na sumabay. Ako hindi na talaga ako sumasabay sa mga. Oh yes, mga ka-bike to work, kung may nakasabay man tayo na 10-wheeler truck or anything na malalaking sasakyan, it's much better na paunahin na natin sila. Kasi ang alam ko, maraming blind spots talaga doon eh. Kasi hindi na rin tayo nakikita ng mga driver ng truck. Kahit sabihin mo malaki yon, tsaka sabihin natin na may side mirror yun, mahirap. Yes. Sabi nga nung kaibigan ko na nagko-kotse, ako nga nakakotse na ako, minsan muntik pa akong kahit maano ba, yung tawag doon, papitik ng truck ko, masagi. Tapos sabi niya sa akin, ikaw pa nagbabike ka. Hindi naman sa nagbabike lang, ikaw nagbabike ka. Kailangan mag-ingat ka. Tsaka mahirap magulungan ng truck. Di ba kung mapapansin natin, hindi naman lahat ng daan sa Pilipinas flat, yes. Flat roads. Yung iba may mga bangketa, kung familiar kayo yung mga curbs. At mostly, yung pagpidal, di ba pag pumidal tayo, pag tumama yung pedal natin doon, maaaring may chance na ipitik tayo papunta sa kabilang side. So, maaari tayong masagasaan. So, ingat na lang tayo doon mga ka-bike to work. So mga ka-bike to work, finally, eto na yung mechanics kung paano mapapasa inyo yung Trinx M100. Okay, so simply submit dito sa email address namin, which is biketoworkph@gmail.com. So, a short mini vlog or video ng inyong daily bike to work experience. So, hindi naman kailangan na maraming araw, kahit one day vlog ng bike to work experience. Ganun haba yung video. So, maximum of 3 minutes siya. So, mga ganun. And from that, doon tayo mamimili kung sino yung mananalo ng bike. Yung mga videos na isasend nila, yun yung magsisilbing raffle entries nila. Okay, so yun yung doon tayo mamimili kung sino yung mananalo ng Trinx M100. And by the way, so hindi natin to gagawin offline, gagawin natin to on-cam nila makikita kung sino talaga yung mananalo ng Trinx M100. So gagawin natin yan probably next week kapag nakuha na namin yung Trinx M100. Pero does it mean ba na more entries or more videos yung sinend mo? More entries. No, per bike to work subscriber, so isang video lang yung valid na pwede yung ipasa sa amin. So yun lang. At para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please hit subscribe on the below button. Okay, at para kung nagustuhan nyo naman itong video na ito, give us a thumbs up. Para sa ganun, galaan naman kami sa paggawa ng video. Yes. Okay, so bye-bye! Si Sir Mark nga pala, malaki na nalang 10 liters. Dobo. Okay, bye. Thank you nga pala for Ah, nag-internalize pa eh. Rolling na ba 'yan? Oo. okay na ba, Dred? Okay na, kanina pa. Babatiin mo na ba tayo? Sige na. 1 2 3 Teka lang. 3. Naka-record ka ba? Baka mamaya. Bok, since tayo ay mga bike since tayo ay mga bike to work. Tumawa, putik. Di natural. Baso yan sa. Sige sa. Alam mo, Bok, isa sa mga pinaka-importanteng topic sa pagiging bike to work is yung mga road signs. Rolling! Anytime! Bok, since tayo ay mga bike to work, isa sa mga pinaka-importanteng topic is yung mga road signs. Yes, and sa dami nga ng mga... Bakit? Hindi mo sa nagbabike lang, ikaw nagbabike ka. Kailangan mag-iingat ka, mahirap magulungan ng gulong. Yes. At 1, 2, 3. And nga pala guys, yes. Yung para sa Trinx M100 na paraffle namin. So ito yung mechanics. Ako na magsasabi nung ano. So guys, finally, ito na nga pala yung mechanics kung paano yung mapapanalunan yung M
So guys, finally, eto na ang mechanics kung paano nyo mapapasa inyo. So, mga ka-bike to work, finally, eto na yung mechanics kung paano mapapasa inyo yung M1 trial. So mga ka-bike to work, finally, eto na yung mechanics kung paano mapapasa inyo yung M... Yes.